So guys, welcome back again. At nandito pa rin tayo sa ating channel, Bolts TV. So, today's vlog ang gagawin natin is gagawa tayo ng sliding door with 900 series. So, actual natin gagawin yung pinto dun sa mga nag-aabang nito. Ito na yung pagkakataon na makita niyo yung actual na gagawin natin yung sliding door na 900 series. So, for now, ito yung mga frame na gagamitin natin. Tapos, gagawin natin yan, pipilitin kong ipakita yung kung paano natin bubuuin, kung paano natin na-assemblein. Ipapakita ko dyan kung paano natin ginawa yung pagpapaan lahat. So, kaya tapusin nyo yung video na to. Guys, na-prepare na natin yung mga gagamitin natin. So, syempre, nandito yung ating mga gagamitin, yung metro. So, possible na magagamit natin itong mga to. At syempre yung ating pangtabas ng aluminum. And of course, the materials, 900 series. So yun guys, sige. At umpisa na natin yung trabaho natin. Tara. Sige, yun guys, i-start na tayo. So ang una natin gagawin is nilagyan kasi natin siya ng hamba. So gumamit tayo ng hamba na 1x3. So the reason why I put jamb on the sliding door because the opening is not good. So malaki yung mga awang niya kaya gumamit ako nito para naman maging maganda yung kalalabasan ng trabaho natin. Wow. So dahil nga hindi maganda yung opening kaya lalagyan natin ito. So putulin muna natin. So yun guys, nakompleto na natin itong ano natin, hamba natin. So ang gagawin natin kasi sunod-sunod natin gagawin para hindi tayo malilito pagka. So ako hindi na ako malilito dun sa mga newbie na nanonood nito. So ang gagawin ko kasi pagkatapos ng hamba, susunod natin perimeter, sunod panel, para sunod-sunod para yung mga gustong matuto nito eh hindi sila malilito. So, tara, umpisa natin ulit. So, ito na tayo. Nandito na tayo sa jamb niya. Doon sa perimeter. So, ayan. Puputulin naman natin to. Siyempre, meron tayong hamba. Ang gagawin natin, so, meron tayong hamba. Ang ibabawas din natin yung hamba na yun. So, meron tayong total height dito sa ginagawa natin na 84. So ibabawas natin yung pinaka ano niya, pinaka hamba. So para makuha natin yung pinaka sukat niya, dito na tayo mag-base sa sukat ng hamba. So dahil ano ito, 1x3. So dapat ang ibabawas natin is 1 dun sa jam niya. So pero dahil nga hindi naman standard yung kadalasang sukat dahil minsan maliit ng konti, kaya dito na natin susukatin. So double check lang din kasi nga minsan maliit yung size. Kaya pero okay naman dahil 1 lang din naman yung naging diferensya. So, yun ang ating laging tatandaan na pag gumagawa tayo ng mga bintana, hindi porket nalaman mo na yung less, nalaman mo na yung mga kaltas, eh, yun na yun susundin mo. Eh, hindi yun. Kailangan, susukatin mo pa rin yung mga materials na gagamitin mo kasi iba-ibang brand yan, may konting diferensya yan. Kaya, dun sa mga newbie, nag-uumpisa pa lang, dapat alam nyo yan. Hindi porket binigay na sa inyo yung kaltas, eh, yun na yung susundan nyo. Kailangan meron kayong pattern na dun sa materials na ginamit nyo dun sa brand at susukatin nyo pa rin yun. Meron yung konting diferensya.
So yun guys, sabutin na natin yung dalawang jam niya as perimeter. So proceed naman tayo sa next patuloy naman natin yung yung header tsaka yung tag dito, yung seal. So ngayon naman ang susunod natin is yung seal. So itong seal na to, gumamit tayo ng flat seal. Ayan. So hindi tayo, wala tayong inner at outer dito. So parehas yung magiging sukat nito. So kasi dun sa 900 series tutorial natin, iba yung seal na ginamit natin. So double seal yun. Ito kasi flat seal to. So ang gagawin natin dito, hindi tayo, wala tayong magiging inner and outer dito. Kung maalala nyo, yung 900 series natin, eh gumamit tayo ng ng inner at outer. So ito, parehas lang to. Kasi flat seal lang siya. So para makuha natin itong flat seal na to, syempre, susukatin natin yung jam niya para makuha natin yung width. So ito yung jam, yung cut size. Susukatin natin to. So 1/2 yung sukat ng bawat isang jam. So magiging 1 yung ibabawas natin. So bawasan natin to ng 1 ngayon. So dahil meron tayong jam, so both side meron tayong hamba, ibabawas pa natin yun. So ang magiging total sukat natin dito, pag kinuha natin dito sa hamba, (75¾) plus ibabawas pa natin yung jam. So magiging ano na lang siya, 74¾ na lang. Kasi yung total width natin dito, 77¾. 77¾ minus dalawang 1/3. So magiging 2. So magiging 75¾ na lang. Then ibabawas mo pa yung jam na 1/2 1/2, so magiging 1. So 74¾ na lang yung total size natin. So 74¾. So ayan, naputol na natin yung seal natin. Double check natin kung 74¾ na. So tapos na. So ang isusunod naman natin yung mga panel, lock style and interlocker. So ito tayo ngayon sa lock style. Para makuha natin yung lock style, so syempre ibabawas natin yung header at saka yung flat seal natin. So dun sa 900 series tutorial natin, iba yung ginamit nating seal, kaya iba rin yung magiging sukat nun. So dito, ang sukat ng flat seal natin ay 1, yung from here to here, 1 inches yan. Tapos yung header natin is 1/2. So total size nya na ibabawas natin is supposed to be 1 1/2, plus mag-a-add tayo ng konting allowance para dun sa ano niya, sa 4 kinds. Mag-a-add tayo ng 1/8 pa. So yung total size na ibabawas natin sa height ng panel is 1/5/8. So dahil meron tayong hamba sa taas, idadagdag pa natin yun. So ang magiging total na ibabawas natin is 2/5/8. So ito, naputol na natin yung dalawang lock style natin. So isusunod naman natin yung interlocker natin.
Ayan guys, naputol na natin yung dalawang ano natin, interlocker. So, ayan. So, ang susunod naman natin gagawin is yung top bottom niya. So, ilalest muna natin yun. So, yun guys, kukunin na natin ngayon yung top bottom natin. So, ito yung part na dapat tama yung gagawin mo. Kasi minsan, akala mo tama na yung pala, may mali pa. So, dapat, kailangan susukatin mo yung bawat materials dahil iba-iba ang brand yan. Iba-iba ang brand. So, based on the materials na ginamit natin, itong mga to, sinukat ko lahat yan, lahat ng patayo natin, para makuha natin yung tamang sukat ng top bottom natin. So, lumabas dun sa aking computation na ang total na lumabas sa width niya is 6¾. So, tama naman yun. O, pag sinara mong ganun yung pinto mo, lapat na lapat yung interlocker mo. Ang magiging problema mo lang, pagdating dito sa center lock o cam lock, yung tinatawag nilang lock sa gitna. Kasi ito, pagka masyadong malaki yung less ko dun sa bawat width niya, ang magiging tendency niya, napakaluwag nito. Kapag interlock nung pinto mo, nakaangat pa siyang ganyan. So, paano siya maglalock kung nakaangat ng ganyan? Kaya, naglalagay tayo ng allowance, lalo na dun sa mga professional. Minsan, ina-actual pa nila yan para maging maganda yung sarado. Na yung magiging sara nung cam lock natin, mahigpit. So, perfect na maisasara mo siya. So, dahil 6¾ yung kinalabasan, magbabawas lang tayo ng 3/8 para dito sa allowance nito. So, yung magiging sukat natin, ang ililess natin dun sa width natin is 6¾. So, may allowance tayo na 3/8 para pag sinarado natin, maganda yung sara niya. So, putulin na natin. So ito guys, naputol na natin lahat ng top bottom natin. So yun guys, naputol na natin lahat ng ating perimeter, yung hamba, pati na yung lock style tsaka interlocker. Ang gagawin naman natin ngayon is yung pagpapanjar niya. So, i-prepare ko lang to para mapanjar natin. So yun guys, sa picture makikita nyo, ayan yung panjar ng 900 series. So, yung nandyan sa kanan, makikita nyo yung nasa kanan na yan. Yan yung butas ng harap ng lock style natin. Tapos yung sa kaliwa naman, yan yung ano, yung butas niya dun sa kaliwa, sa likod. So, meron siyang maliit na butas para dun sa tornilyuhan. So, yan yung gagamitin mo pagka magpapunch ka ng lock style na gagamitin mo dun sa may gulong. So, ito naman guys, yung pang ano naman to, pang header. Yun yung sa taas ng sliding mo. So, yung nasa kanan, yun yung pang likod ng lock style mo. At yun naman sa harap, yung mas malaki yung butas. So, guys, huwag nyong kakalimutan. Lagi nyong tatandaan yan bago kayo mag-puncher. Pero kasing maliit na butas at malaking butas yan. So, ito naman guys, yan naman nakikita nyo na yan. Yan yung ano, yung para kaltasan yung sa likod ng lock style tsaka ng interlocker para maisuksok mo dyan yung top bottom. So ngayon, familiar na tayo dun sa mga gagamitin nating pang butas. So umpisa na natin. So ayan guys, we're here at magpa-punch tayo ngayon ng ating mga ginawa kanina. So panoorin nyo lang kung paano natin ipapunch to. So ito guys, unahin natin yung lock style. Kakaltasan muna natin yung likod.
So ayun guys, makikita nyo na kaltasan na natin yung likod. Ngayon naman ay unahin natin yung pang taas dun sa may header. Ngayon naman yung harap, makikita nyo, malaki yung butas. Then isusunod naman natin yung pang likod. Ito guys yung nilalagay ng tornilyo, kaya maliit yung isang butas nito. Dun ilalagay yung screw, yung ini-screwan. So, ganun din, same process, lock style. Ganun pa rin ang gagawin natin. Katulad ng ginawa natin sa una. Kaya naman guys, syempre lock style pa rin yung likod. Tatanggalan ulit natin, kakaltasan natin ulit yung likod. Ayan, ayan yung likod niya. Then isusunod natin yung butas niya na may tornilyuhan, yung may maliit lang na butas. Makikita nyo dalawa yung butas niyan. Yung isa, adjasan ng gulong, yung isa, lagayan ng tornilyo. So yung harap naman ang bubutasan natin. So yan, dalawang malaki yan, butas na yan. Ayan guys. So okay na yung ano natin, pang baba natin. So, same process, ganun pa rin. Kakaltasan natin yung likod. Inuna ko naman yung harap, then yung likod. So ayan guys, tapos na yung ano natin, yung lock style. So isusunod naman natin yung interlocker natin. Interlocker natin, meron tayong left and right, so dapat hindi kayo mali dito doon para pattern yung magiging forma ng sliding. So, kailangan tama yun, lagi yung tatandaan yun. So ito guys, sunahin natin yung interlocker. So inuna ko yung kaltasan yung bawat likod niya, yan dalawang interlocker yung hawak-hawak ko na yan. So, sabay ko siyang kinakaltasan. Nang sa ganun, hindi tayo malilito. Alam natin kung nasan yung ano, left and right. So, ayan. Sunod na binubutasan ko naman dyan, yung pangharap. Yung meron siyang malaking butas. So ayan guys, nakita nyo. Kanina, binutasan natin yung ano niya, sa header. Ngayon naman, ang bubutasan natin yung ano niya, yung kabit, dun sa may kabitan ng gulong. So ayan, kinakaltasan ko parehas yung sa may suksukan ng top bottom natin. Ayan. Then yung ano naman, yung may tornilyuhan guys. So lagi nyo tatandaan yan, dapat lagi magkaasawa yan. Kasi pag naging parehas kanan, parehas kaliwa, hindi mo na magagamit yan guys. So ayan guys, tapos na natin nabutasan yung pang gulong natin dyan sa may part na may gulong. So ayan guys, tapos na natin. So
tuloy na lang natin mamaya. So ayun guys, natapos na natin yung ating mga perimeter pati panel. Naputol na natin lahat. So at na-punch na rin natin yung mga dapat natin i-punch. Ngayon naman ay pagpuputol tayo ng bracket. Ito. Yan. So magpuputol na yung bracket para dun sa hamba natin. So then pagkatapos ito, bubuhay na natin siya. So ayun guys, naputol na natin yung bracket natin para dun sa hamba natin. Ngayon ay bubuhay na natin yung ating mga perimeter hamba at yung mga panel natin. So ayan guys, binubuo na natin ngayon yung ating hamba. So may kasama tayo yung aking binata. So isa rin yan sa mga tinuturuan ko dito sa ano na to, sa mga trabaho na ganitong trabaho. Maybe siguro pagdating ng panahon, alam niya na to lahat. So kukuha na lang din siya ng sarili niyang tao. Let's see. So ayun guys, tapos na natin yung yung hamba natin. So yung mag-start naman natin buuin yung perimeter natin. So may mga kakaltasan pa doon, kaya kaltasan muna natin. At yun syempre para makaltasan natin itong jam natin, kailangan natin ng pattern na yung pitaso natin ng seal tsaka ng header. So kaltasan na natin. So yun guys, nabuto na layout na natin, na kaltasan na natin yung para dun sa head kaya dun sa seal natin. So guys, nabutas na natin yung kinaltasan natin dito. So pwede na natin siyang ikabit yung header tsaka yung seal natin. So ayun guys, yung kabilang portion, tinutornilyo na. Ayan. So habang ako naman, hinahawakan ko dito para pagkatapos niya, ako naman yung magtutornilyo. So itong binubuo natin ngayon, ito yung perimeter para dun sa sliding natin. Ito yung pinaka frame niya, yung pinaka slide niya. Kapag natapos natin to, tatayo natin doon, tapos yung panel naman ang bubuin natin. So siyempre, para malaman natin kung walang mali doon sa gawa natin, bubuin muna natin lahat siya. Then tsaka natin itatry bago natin kapitan ng salamin. To make sure na lahat ng gawa natin is malalaman mo agad kung may sablay ba o wala. Para yung quality ng trabaho, hindi yung kung kailan nandun ka na sa site, ikakabit mo na tsaka kung pamalalaman ng mali. So ayun guys, bago natin buuin yung panel ng sliding door natin. So ililayout muna natin siya para dun sa handle. Lalagyan natin siya ng handle.
Mostly yung iba hindi naglalagay nito, pero ako, lagi ako naglalagay nito. So, i-layout muna natin. So yan, patapos natin yung layout mission, ikakating natin yung butasan natin. Ayan guys, nabutasan na natin yung para sa handle ng pintuan natin. So, ayan. Both sides yan, syempre. Para merong hahawakan yung magbubukas ng pinto. So, ang susunod naman ay gagawin naman natin ay bubuhay na natin itong panel na ito. So, sana natin. Ayan, pagdating dun sa pinto na ginagawa ko, itong mga talagang standard yung ginagamit ko na materials natin. So, tulad na itong gulong na to, instead na single lang siya, yan, double yung nilalagay ko kasi kung ikaw ang mag-iisip, kung ikaw yung manggagawa, kung ikaw yung may-ari na marunong magtumingin, ikaw ba maglalagay ka ba ng single na gulong? So, bali dalawa lang both side dun sa pagkabigat-bigat na pinto. Kasi ito, mabigat na to pagka nilagay yung salamin. So, to make it sure na hindi agad masisira yung trabaho natin, maglalagay tayo ng double na gulong. So, bali sa isang panel ng pintuan, bali apat na gulong yung ano, yung magagamit natin. So, kabit na natin. So yun guys, natapos na natin yung lahat ng panel at i-testing naman natin ngayon dun sa ginawa nating frame. So yun guys, nagkabit na natin yung panel tapos din tinesting na natin. So eto, makikita nyo na yung testing nya. So yun na siya. Medyo hindi ko makita dahil sa luwanag ng araw. Dito tayo sa kabila para mas maliwanag. So, balikan nyo yung magiging ano niya. So, tingnan nyo sa picture kung paano. So, yun guys, tapos na yung ano. Ito na yung sliding natin. So, yan. Nag-slide na siya. Mahirap kasi yung kunan ng video kasi ang masyadong malaki. 7 feet kasi ito guys. So, yan. Ngayon naman, ang gagawin natin is nalagyan natin siya ng salamin para ito yung salamin niya. Yan. Yan, i-install naman natin siya. Ngayon guys, nalagyan natin ng salamin yung isang panel. Reflective bronze. 1/4 thick.
Thank guys, ngayon naman sisili ko naman natin siya para pag ikinapit natin siya eh konti na lang isisili ko natin. So make sure lang na pagka sinilikon niyo yung salamin niyo, yung ginawa niyo yung pinto, make sure lang na iskwalado siya para hindi kayo mahirapan, kasi pag bangking yan, patay na, mahirap na. So isili ko na natin. So yun guys, pag si silicone, always yung laging natatandaan, dapat meron kayong nakahandang basahan na katulad nito para lagi yung pupunasan yung dulo. So nang sa ganun, maganda yung kalalabasan ng pag si silicone nyo, parang walang dugtungan. So yun na guys, natapos na natin i-silicon at naka-prepare na rin yan. Kung anytime na mag-update sa atin yung may-ari niyan na nagpagawa. So ano, tsaka natin ikakabit. So for the meantime kasi, kasalukuyan pa lang kasi nagta-tiles dun sa kakabitan. So sabi ng may-ari, i-update niya ako kung kailan matapos yung ano, yung construction dun. So time check ay 5:25 na ng hapon. So natapos na natin yung trabaho. Eto na siya. Ayan. So nagawa na natin. Ayan. May sili ko na rin siya. Tapos na yung ating sliding door. Natapos na natin ang maghapon yung ating pinto. At siguro in the next day, ikakabit natin to pagka na-update na tayo kung tapos na yung construction dun sa ating kliyente, dun sa pagkakabit na natin ng mga pinto na to. So, kung nagustuhan nyo itong ating ginawa at kayo ay may nakuhang idea o kung paano natin ginawa yung pinto natin, eh, guys, wag na kayong magdalawang isip na mag-subscribe at mag-like at i-click yung notification bell para lagi kayong updated dahil marami kayong matututunan dito sa ating channel na ito. So, kung bago ka lang dito sa ating channel, i-share mo na rin sa iyong mga friends at wow. Sa ganun eh, dumami pa yung ating viewers. So, at syempre guys, hindi pa dyan nagtatapos itong ating topic ng paggawa ng pinto na sliding door. Siyempre, meron pa tong kasunod na episode. So, siyempre, pagka i-install natin to, eh, i-vlog din natin. So, para may idea kayo kung paano mag-install ng sliding door, abangan nyo sa susunod na vlog natin. So, until next vlog.